Hello guys and welcome sa ating channel. Ngayon meron tayong topic, sa wakas meron tayong topic that is worthy na i-discuss from my DeFi pet. So I just want to check lang sa ating channel. Thank you so much muna sa lahat ng nanood ng previous video and other videos. Actually my video 2 days ago already hit more than 1,000 views, so maraming salamat. And check lang rin natin yung notifications. Ito si new subscriber Gilbert Lada Dionaldo. So thank you so much. Sabi niya, keep it up bro. Salamat. I'm always watching your video bro, and I'm also playing my DeFi pet. Okay. So ayan, meron tayong bagong subscriber and also a supporter of the channel. So thank you so much. Si Instinct MLBB, ako yata yung nosebleed sir. Ayan, so for those na i-Englishin ko na naman tuloy. For those who watch videos, my DeFi pet videos on this channel that do not speak Tagalog, I'm sorry, but it's gonna be an Taglish channel or Tagalog English channel, so it's not purely English. So ayan, sabi ni Mior Ed TV, what's up lods? Ayan, di ko pa pala nare-replyan yung mga nag-comment kasi yeah, busy talaga ako during the day. So ayan, sabi naman ni Ryan E, more power po sa channel mo sir, God bless po. Ayan, so, salamat. So check rin natin yung ano ba yung balita that is worth discussing today. And maaga yung video natin today ha. It's 12:57 PM, so after lunch pa lang ng Wednesday, September 22. And pag pumunta kayo sa official Facebook ni My DeFi Pet and probably sa kanilang other social media platforms, makikita nyo that they posted an hour ago about this. Ito. So, magiging avatar na si my DeFi pet. There's fire, wind, earth, and water. So, ayan. Basahin lang natin real quick, guys. Dear Pet Masters, the new build will be updated with new features today. So, today daw. Number one, this update will update the pet's superior stats. Of course, those pets that have powerful and impressive stats will remain strong. And everything will be calculated and balanced in the game. So, maganda yon. Sabi nila there will be some na may magandang mga stats and of course yung mga skills. So I'm hoping na maging katulad siya ng parang Axie, na yung first generation talaga is yung parang pinaka pure yung breed, kung tama ba ako ng pagkaintindi, kasi hindi naman ako nagbi-breed ng Axie. I just buy Axies and play the game. So number 2, sabi nila dito, according to a new formula, an update of pet stat, the stat gain will be grown stronger after evolved. Ah, okay. So, teka, hindi ba, okay, gets ko na. So, later check natin yan. Check natin yan, guys. Actually, pwede na natin i-check na yun. So, pag pumunta kayo dito, guys, ito kasing aking spike, ito lang kasing only evolved pet ko. Pero yung mga stats niya don't seem to change. Itong attack, parang ganun pa rin. And critical, I think everything was the same. So, feeling ko hindi pa to na-update. Kasi tignan mo to, oh. Level 10 na Tygra. Yung attack niya, 110. Almost, ano lang siya. Well, pangat na example pala yun. Let's go to critical. So, 13 yung kanya, dito 10. So, I understand na some types of pets have higher stats than other types. For example, Tygra versus si Bugsy or si Venom. But I'm pretty sure na pag mataas na yung level ng isang pet, dapat, alam mo yun, either on par or mas mataas pa. So, that's a good thing. Isa rin yan sa magandang magiging changes nila. But let's go back muna doon sa number 3 na tayo. In addition, the elements will display on each pet to prepare for world boss and PvP upcoming. So, ayan nga, upcoming yung world boss. Of course, yung PvP kasi yung pinaka nakikita ko na play to earn feature nitong game na to. So, I hope that marami na silang time to do that. I know this is still in beta version, but I hope wag na lang nilang i-rush. Kung pwede siguro silang mag-teaser, pero wag na lang nilang i-rush kesa naman pumalpak pa, diba? So, I'm fine playing the game passively. Pag nag-release sila ng feature, sana yung medyo planchado na talaga. But the world boss, I think that they can get this right this time, lalo na
hindi na sa blockchain yung boss fight. So, yeah, sabi nila yung elements mag-show up na. So, dapat pag pumunta ka per pet mo siguro, pakihan natin, siguro meron na somewhere here ng symbol ng element niya. Diba? So, basahin natin yung number 4, introduce the rule of new world boss and release teaser islands, boss fight and PvP. Ngayon, actually, dito ako pinaka na-intrigued. Dito ako pinaka curious doon sa teaser islands. So, ano ba yung teaser islands? Kasi if you look at the My DeFi Pet na map, guys, di ba? Pag tinignan nyo, ito yung pinaka home nyo, di ba? But if you go here, parang ito yung ice, icy place sa upper left. Sa baba naman, negative, yung ano nun, opposite. Parang fiery kingdom naman siya or something, may mga lava. Sa left side naman, lower right and sa upper left, puro water lang siya. Right? So, I wonder what that is going to be. Kasi itong other islands that we can see here already have structures that we can access. Except yung mga hindi pa released. Like marketplace, itong library, ayan, di ba? But I hope that they add more. And so, medyo magkaroon pa ng, magdala pa ng interest sa new players that are potentially thinking about yung mga 50-50 pa kung papasok or hindi. So, for me kasi, a successful NFT game has to be fun and not just, alam mo yun, kikita ka ng pera. Of course, yun yung pinaka main reason kung para makapag-draw ka ng investors and players, right? Para kumita. But the game also has to be fun or else it's just, alam mo yun, parang kung ako gagawa ng game, I would not find it a success kung kumikita lang yung players ko but the game is boring and they have no choice just because they want to earn. So, yun lang naman. And for players, mas masaya yun. Nag-enjoy ka, tapos kumikita ka, right? So, ayan, yun lang naman sabi nila. So, introduce the rule of new world boss. So, magkakaroon siguro sila ng bagong aspect nung paglaban sa boss. Hindi ko alam paano nila gagawin yun. Tapos may teaser islands nga. Yun. So, ilalabas yun. So, I hope na it would be something interesting. Ayan. And I hope we see a teaser as well nung PvP. So, sabi nila, hope you guys have a better experience and enjoy the game. Thanks for being patient. Ayan. So, yan yung pinaka-update natin, guys. These elements would show up na sa ating mga pet. Today daw to, guys. So, abang-abang. Once again, hindi ako nakatutok sa game. So, tignan natin kung sagad ba yung aking mga cages. Ay, hindi naman. Ay, yung iba sagad. So, eto ba 50,000? Tinanggalan na naman tayo ng sounds eh. Kita nga, guys. Wala na naman tayo ng sounds. Ayan. So, okay, harvest lang natin itong mga, ano ba itong mga tinanim ko ito? Ah, kamatis pala. Sige, tanim na lang ulit tayo ng kamatis. Tomato. Okay, so check rin natin ito. Para laging may update sa aking videos kung what's happening with the hunting. Ayan. So, 0.48. Diba? Hindi pa tayo makaabot ng kalahating dipit. It's probably gonna take the last 6 hours of this and I have probably 22 days to come up with 1 or kahit 0.5 pang dipet. So, ayan. Let's see, ano pa bang titignan natin? Actually, try nating tignan yung alang guys ah. Try nating tignan yung wait ko na lang to, lagay na lang mismo ni dipet. Ayan. Tingnan natin yung value ng dpet ngayon. So, check natin, reload lang natin to. Bumaba pa guys, nakita nyo naman. It's 94.84. So, sa mga bago, sa mga hindi ganun ka-knowledgeable, I'm not saying na all of my viewers are not knowledgeable. Alam ko, iba sa inyo, mas matalino pa at mas marunong sa akin. But for those na, alam mo yun, are just players, are just gamers, and don't really care about the crypto aspect of it, guys, this does not mean that My DeFi Pet is dead, kaya mababa yung price niya. If you check the charts and if you follow Bitcoin, bumaba kasi yung Bitcoin. And for those who still don't know,
si Bitcoin kasi yung parang pinaka mothership of all altcoins or all of these crypto coins, right? So pag bumaba si Bitcoin, most likely hahatak pababa lahat. And when it goes up, vice versa naman. So ayun guys. So ngayon pwedeng magsabi na kita mo, umangat pa nga siya kanina, nag-ano siya, 90? Nag 89 pesos. Oh my gosh. Isipin niyo guys, ilang months ago na yung ano ko, nung bumili ako ng 80 pesos siya. So I'm gonna have to check it out kung if I can make money out of DPET again. Pwede akong bumili. Siguro pag bumili ka ng right now, pag bumili ka ng 1,000, di may more than 10 DPET ka, di ba? And then pag tumaas siya, let's say tumaas ng 10 pesos, di ba? Benta mo yung 10 DPET mo, edi may 100 pesos ka. So, of course, the bigger amount you trade, the bigger the earnings, dahil alam naman nating may fees para mag-trade. So may fees na mag ako kasi what I usually do guys is I use pancake swap. So pag gumagamit ako ng pancake swap, pakita ko lang saglit before I end the video. So usually hindi ko nag-connect yung wallet ko, pero usually what I do, for example, DPET, ayan, kunwari meron kang 10 DPET, tapos punta ako ng USDT. Ayan, so ilan yun? $18 yung 10 DPET, right? Now, what if yung 10 mong DPET na binili, hindi na siya $18, let's say nag $20 siya. So, tingnan natin guys ha. Yung $20 naman na, oops, what's going on? Ay, sorry. Yung $20, let's say $20 to, $20, yung DPET mo is 10.5, diba? So, kapag naging $20 na yung DPET, kumita ka ng konti. Kumita kang $2, which is around 100 pesos nga, diba? So, pero paano kung ang binili mo naman is 20 DPET, diba? Naglagay ka ng 2,000 pesos. Tapos, si ang price ni DPET from 100 pesos naging 110 pesos, umangat ng 10 pesos, then you're gonna have 10 pesos per share. Eh kung may 20 shares ka, that's 200 pesos. So, pag nakita mo sa chart na, uy, pababa na ulit, benta ko na to. So, what I would usually do, guys, is go to whatever coin I want to get rid of, and then ilalagay ko muna siya sa US dollar. Kasi yung USDT, guys, halos hindi gumagalaw yan. So, may USDT ka lang lagi sa pancake swap. And then, what you can do is, pag may nakita ka, uy, okay na ulit yung DPET, mababa ulit, may signal ulit para bumili. Then, vice versa mo ulit to. Dito ulit sa taas yung USDT, buy ka ulit ng DPET or probably another coin. Pag nakita mo rin yung BNB, uy, yung BNB ang baba, tapos nakita ko paangat, lagay ko dun. Diba? Tapos pag tumaas, bantay-bantayan nyo. So, that's pretty much how I trade, guys. As simple as that. Ganun lang ka-basic. If you have more questions about it, siguro I'll try to do a video pag nag-trade ako ulit. Mahirap kasing videohan kasi hindi mo ma-anticipate kung kailan tataas. Minsan tsambahan, not unless nakatuto ka entire day sa iyong screen at sa charts, right? So, yeah, yun lang muna for now, guys. Let's wait for this elements to show up later on. Kapag nauna kayo sa akin, nakita nyo guys, and you are watching this at nakasubscribe ka dito, pa-comment naman below para makita ko agad at ma-check ko, and I can do another update video on it and see what other changes they've made. So, if you made it this far guys, thank you so much for supporting the channel. At kung katulad ko kayong Pinoy na mahilig sa free, sa libre, libre pong mag-subscribe, libre pong mag-like. And once we hit 300 subscribers, siguro I'll do na ano, I'll do yung parang face reveal na tayo. Face reveal na tayo. So hindi lang yung screen record ko yung nakikita nyo, but you'll see me talking na rin. So anyways, check ko muna if there will be any further updates, and then I'll make a video again. Thank you so much guys. I have to go na rin, but salamat sa lahat ng support. God bless sa inyong lahat. Keep safe to you and your family as always.